Hi mga lods, ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Thunderflex07. Shoutout nga pala sa iyo idol. Ang pamagat ng kwentong ito ay Slamdunk version 2. At sana magustuhan nito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka. Comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro! Hi mga lods! Eto pala ang chapter 1 ng Slamdunk version 2. Napakaganda ng laban ng Shouhoku at Sano sa Inter High. Isipin nyo ang Sano ang number 1 sa Japan at si Eiji Sawakita ang number 1 sa Japan. Ngunit natalo ng Shouhoku dahil kay Sakuragi at Rukawa. First time nagtulungan ang dalawa. Kung lagi silang magsasanib ng puwersa, ay siguradong walang makakatalo sa dalawa. Dahil sa pagkapanalo ng Shouhoku laban sa Sano, nakilala ang Shouhoku hindi lamang sa distrito ng Kanagawa, kundi maging sa labas ng distrito. Naging matunog rin ang pangalang Kaede Rukawa at Hanamichi Sakuragi sa dyaryo at telebisyon. At isa ang Shouhoku sa kinakatakutan at pinakamalakas na kupunan ng buong bansa ng Japan. Ang Rionan ay lalong nagsumikap sa pag-iinsayo para sa susunod na elimination game. Maging ang Kainan ay hindi rin basta-bastang ginagawa nilang training. Kahit number 2 sila sa Inter High, alam nila ang Shouhoku ay hindi basta-bastang kalaban dahil natalo nila ang Sano na hindi nila magawang talunin. Ganon din ang Shoyu, Takizono at iba pang team ng buong Kanagawa. Puspusan ang pag-iisayo dahil lahat sila iniisip na hindi basta-bastang kalaban ang Shouhoku. Tatumbuan na rin si Sakuragi na nasa ilalim ng medical treatment dahil sa nakuha niyang injury laban sa Sano. Ngayong araw ay may dumalaw kay Sakuragi, siya si Tetsuo Takahashi, 65 years old. Noong kapanahunan niya, naging number 1 siya sa buong Japan sa Inter High, noong high school at college. Binansagan din siyang living legend. Ano kayang kailangan niya kay Sakuragi? At bakit kilala niya ang henyong si Sakuragi? Isa rin siyang coach ng college basketball. Nasa labas si Sakuragi, pinapanood ang mga batang naglalaro ng basketball. Bata, pwede bang pairam ng bola? Sabi naman niya sa mga bata. Ha? Ikaw yung lalaking pulang buhok? Sige, eto oh. Sabay ng abot ng bola. Halos 3 buwan ding hindi nakakahawak ng bola si Sakuragi. Pumuesto si Sakuragi sa 2-point line. Sabay dribble ang bola at tumalon upang gumawa ng jump shot. Pasok na pasok ang bola sa basket. Kahit 3 buwan hindi siya naglalaro ng basketball, ay hindi niya makalimutan ang mga natutunan niya. Maya-maya ay dumating si Tetsuya. Mukhang na mismong humawak ng bola sa Sakuragi. Sabi naman ni Tetsuya, nakakarating lang. Lumingon si Sakuragi at sinabi, "Ha? Sino ka?" "Ako si Tetsuya Takahashi. Napanood ko yung laban niyo sa Inter High. Alam mo, ang masasabi ko, tamang ginawa mo nang lumaban hanggang sa katapusan. Nakita ko ang pagsisikap niyo para manalo. At natuto ako sa napanood ko." Sabi naman ni Tetsuya. "Ha? Tetsuya Takahashi? Dati rin ako naglalaro ng basketball at isa ako sa nakapasok sa NBA. Dagdag na sabi ni Tetsuya. "Ha? Ano? NBA? Gulat na reaksyon
Si Sakuragi. Dumating ang apo niyang si Inami Takahashi, 16 years old, first year high school, na nag-aaral sa Fujian High School. Kahit na babae si Inami, ay magaling siyang mag-basketball. Lolo, anong ginagawa niyo dyan? Naghihintay na si Doc? Tawag naman ng lolo niyang si Tetsuya Takahashi. Nandyan na. Sagot naman niya sa apo niya. Nang makita ni Inami si Sakuragi. Ha? Di ba ikaw si Hanamichi Sakuragi? Yung naglalaro sa Inter-High? Ang tumalo sa Sano High School? Hindi nakakapagtaka dahil matapos talunin ng Shoko ang Sano ay naging matunog ang pangalan na Shoko kahit na sa labas ng distrito nagkanagawa. Ha? Oo! Sisiw lang sa akin ang Sano niyan. Sa henyong katulad ko, walang imposible. Lo, may sayat pala to sa utak. Bulong naman ni Inami sa kanyang sarili. Ako nga pala si Inami Takahashi. Nice meeting you. Pagpapakilala naman ni Inami. Pero walang biro. Maganda ang laro niyo. Ang Sano ang number one sa Japan. At kahit minsan hindi sila natalo, kayo ang kauna-una ang nakatalo sa kanila. Kaya malakas ang team nyo. At yung jump shot mo, ang nakapanalo sa inyo. Isa ka ngang tunay na henyo. Yun ang pinakamagandang jump shot na nakita ko. Sabi naman ni Inami. Di napigilan ni Inami ang kanyang paghanga kay Sakuragi. Kumusta kayo si Haruko? Tanong naman ni Inami. Ha? Huh? Kilala mo si Haruko, my loves? My loves? Ha? Classmate ko siya nung junior high school. At nang alam ko, ang crush niya ay si Kaede Rukawa. Kasama mo siya, diba? Sila na, diba? Tanong naman ni Inami. Rukawa? Rukawa? Galit na sabi ni Sakuragi. Wala. Yung Rukawa na yun, hindi naman pinapansinin ni Haruko yun eh. Kasi mayabang. At tsaka, di masyadong magaling mag-basketball. Isa lang siyang baguhan. Malakas na tawa ni Sakuragi. Isang baguhan? Paano naging baguhan si Rukawa? Tanong naman ni Minami na mukhang naguguluhan. Tayo na nga, lolo. Sabi naman ni Inami sa kanyang lolo na si Tetsuya. Masaya akong nakilala ka, Hanamichi Sakuragi. Sabi naman ni Inami. Sandali lang, Sakuragi. Kung may oras ka, maaari ka bang dumalo sa gym namin? Eto, puntahan mo ang lugar na to. Sabay inabot ni Tetsuya kay Sakuragi ang isang papel. Ha? Basketball Association? Sige, tanda. Pupunta ako. Sabi naman ni Sakuragi. Oy, huwag mo nga tatawagin tanda ang lolo ko. Masungit na mukha na sabi ni Inami. Bakit hindi? Matanda naman siya. Kitang kita naman kulubot na mukha niya eh. Sagot naman ni Sakuragi. Ang Basketball Association ay nasa Tokyo. Ay isang grupo na nagtuturo ng basketball sa mga kabataan na nangangarap na maging basketball player. Kumbaga, isang paaralan kung saan tungkol lamang sa basketball ang tinuturo. Subalit, tanging mga college player lang ang nag-aaral dito. Nagtataka naman si Inami, bakit nagkaroon ng interest ang lolo niya kay Sakuragi? Ano kayang binabalak niya? Habang naglalakad sila pabalik ng ospital, napaka-interesting bata. Sabi naman ni Tetsuya. Lolo, ano ba meron sa kanya? At bakit kayo interesado sa kanya? Alam kong hindi kayo nagtuturo ng high school player, diba? Tanging si Kenzo lang ang tinuturuan nyo. Tanong naman ni Inami. Inami, si Sakuragi ay masasabing katulad ko rin. Sagot naman ni Tetsuya. Ha? Ano? Gulat na nasabi ni Inami. Tama ka. Si Sakuragi ay nagtataglay ng kin.
Ngunit hindi pa niya alam ang mga bagay na yan. Sabi naman ni Tetsuya. Imposible. Nakita niyo naman kung paano siya maglaro ng Inter-High, diba? Sabi naman ni Inami. Para siyang gripo na barado. Kaunti na lang tumatagas ng tubig. Nalalapit na. Akala ko si Kenzo, Ichiro at ako ang nagtataglay ng kakaibang talento sa basketball. Meron pa pala. Tawa naman ni Tetsuya. Di na lang tumutol si Inami sa sinabi ng kanyang lolo niyang si Tetsuya Takahashi. Pagkaalis ng maglolo ay bumalik na rin si Sakuragi sa tinutuluyan niyang home facility. Halos magtatatlong buwan na rin siyang sumasailalim ng medical treatment. At ngayon ay magaling na siya. Sa susunod na linggo ay uuwi na si Sakuragi sa Kanagawa para makita niya muli ang kanyang teammates. Lalo na ang pinakamamahal niyang si Haruko na labis niyang namimiss. At dito nagtatapos ang Chapter 1 ng Slam Dunk Version 2. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye!